Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ni Kuya Ramon Tulfo, karangalan po naming ihatid sa inyo ang espesyal na throwback episode na ito ng Isumbong Mo kay Tulfo. Babalikan natin ang apat na usaping idinulog kay Kuya Mon ng maagang bahagi ng 2000. Bagaman matagal na, ang mga ito ay nagpapaalaala sa ating lahat ng mga aral. Lalo na sa mga inapi at sa mga nangapi na rin. Alam po ninyo ang mga aral ng buhay ay hindi nalilipasan ng panahon. Sinasabi po namin ang mga ito bilang mga kabataang wala pang buwang noong panahong si Kuya Mon ay sumasabak na sa problema ng mga inaapi. At ngayon, narito kami. Sumasabak na rin. We are privileged. Kasama si Kuya Mon, armado kami ng insights at foresights. Totoo po, ang mga aral sa buhay ay hindi nililipasan ng panahon. Kung edad ng batayan, talagang classic ang sumbong na ito. 18 years ago, Dateline, Antipolo, January 4, 2003. Pero sabi nga ni Kuya Mon, parang kahapon lamang. Ang sumbong ay laban sa isang abusadong pulis na asal hoodlum. Dahil sa simpleng wika ng isang sibilyan, binugbog siya ng pulis. Eh ang sabi lang naman ng biktima, no problem. Ang biktima at ang kanyang kaibigan ay nagbibilyar. May dumating na pulis, may kasamang alalay. Pulis kami ang pakilala. Gusto nilang kapkapan ng mga nagbibilyar. No problem, sagot ng biktima. Binugbog siya, matindi. Ano ba, sir? Bakit, sir? Ano ba problema? Talaga nakakalasing ang kapangyarihan kahit na gaano kakonti. Malas lang talaga ng nabibiktima. Nagpunta sa aming tanggapan si Mrs. Luce ng Antipolo para isumbong ang mga pulis na nambugbog sa kanyang asawa na si Rosauro. Birthday nung anak nung kumpare ko at nagbilyaan na gano'n. Pagkatapos namin ng inuman, pumunta ako doon, dumana ko doon sa bilyaran. Naglalaro kami ng bilyar. Dito sa Maagay Dos. Doon sa may bandang malapit sa Tulay. Di habang naglalaro kami, nakakalati pala kami ng pinakanguling laro namin. May dumating na tanod siya o ano man siya. Basta naka-uniforme siya ng naka-uniforming parang pulis, ganun. At kinapkapan ako. Una po, yung isa yung kumukup sa akin, yung isa lang po dumating at yung nakatalig kasi ako sa kalsada, kinapkapan ako at nagpakapkapan ako na itinas ko yung kamay ko at kinapkapan at nakapagsalita ako na no problem. Ikaw ba ang nagsabing no problem? Ako nga po, sir. Ay, kaya ako naman po sinabi no problem. Eh, talaga naman po walang gulo rito eh. Nagkakasayahan lang po kami rito sa bilyard. Bakit po ba? Tinamaan po ako, nakaganyan. Bigla akong siniko, dito ako tinamaan. Siniko ako. Pagka na-balance ako, napatumba ko dun sa may folding bed. Sabay yung isa naman ako, yung isang alalay niya. Bigla akong sinuntok. Sabi ko, sir, wala mo ako kasalan, bakit niya suntukin? Hanggang sa nakita ko yung pulis, bumunot ng baril. Nung maikli lang na baril, bumunot ng baril. At ipinalo sa akin, di ko malam, sa ulo ako tinamaan. Nung sabi, sir, tama na po, sir. Bigla akong may dumapo naman na dito, yung baril. Nang dilim na yung paningin ko, di ko na malaman kung nakalubot na ako dun sa folding bed. Tulog na ang may bahay ni Rosauro na si Luz at kanilang apat na anak noong mga panahong yon. Luz! Kalatawang pinupupulang po yung bilyaron! Ang kasawa mo, binubugbog ng pulis sa bilyaran! Ah! Bilis ang huli ka na! Bilis ang huli! O, dali mo! Nung nasa kalsada na ako, narinig ko talaga yung boses ni, si Ate Yoli. Narinig ko yung boses na, Sir, ano mo pong ginawa niyang kasalanan? Wala mo siya kasalanan sa mahuwa na po, Sir. Talagang nakaano ako. Wala na, lupay-pay na ako. Narinig ko na lang yung boses ng asawa ko. Ang sa doon ako, medyo lumakasapos na yung loob ko. Okay. Nung dumating si Mrs. Eh, ano ginawa sa asawa ko? Bakit? Ano kasalanan niya?
nakita ko po na tinadya kanila itong asawa ko na nakalugmok. Nakitang-kita ko po nakapusas yung kamay. Nakita ko po na tinadyakan pa. Malapit na ako siguro mga 6 meters na lang mga mula rito hanggang dyan. Nakita ko tinadyakan pa ni Gamboa, SPO4, Philip Gamboa po yung pangalan ng pulis. Tinadyakan yung asawa ko. Tapos yung asawa ko yung parang nagumanon. Tapos tumakba ko. Pagdating ko doon, yata po agad yung asawa ko. Sabi ko, sir, anong ginawa niyo sa asawa ko? Sabi ko, bakit? Anong kasalanan? Tapos yun, narinig nga daw niya yung boses ko. Tsaka lang siya medyo lumakas. Gumanon siya sa akin. Yakap-yakap ko na. Puro siya dugo. Umaagos po yung dugo. Nakikita ko dito sa mukha, puro dugo. Yung ulo, nakapa ko. Pagyakap ko sa kanyang ganan, malapot-lapot na yung dugo. Dali yan sa bayan! Dali yan sa hospital! Hindi! Dali sa bayan yan! Doon malapit! Nakipagtalo si Lose, pero pulis pa rin ang nasunod. Di, naisakay namin sa tricycle, yakap-yakap may asawa ko, nakasandal, pero yung pusas dito, nakaganon po yung paa ko sa tricycle, nakalaylay, ganon din yung isang panel, hindi ko na po siya kayang hilahin. Gusto niya po, dalhin kami sa Antipolo Bayan, ang daan namin sa Piedra, Antipolo Hills, na ang layo po noon, mga ilang kilometro pa. Hospital din yun. Wala po, doon lang kami dadalhin, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa amin. Hindi ko alam, baka kami patayin. Hindi agad nakapag-blatter si Naluz dahil nga sinusundan-sundan sila. Gusto pala nila dalhin kami sa gate 2. Yun ang gusto po nila. Ano meron doon? Yung police substation po. Kinabukasan, nagpa-blatter na sina Luz sa police station at sa barangay hall ng barangay Inarawan, Antipolo City. Sa akin po, gusto ko po mabigyan ng katarungan yung ginawa sa asawa ko dahil wala naman po siyang kasalanan at maparusahan yung dapat may kasalanan. Dahil ang tingin ko po dyan, lumalaki na yung mga ano dun sa mga abusadong pulis na porke may katungkulan, may baril, ginagamit na lang nila. Paano po kung yung mga nadibiktima nila ay walang kakayahan kagaya po sa amin na kahit paano lakasan na lang po ng loob dahil alam namin wala kaming kasalanan, gusto namin yung totoo lang. Pinuntahan namin ang bilyaran kung saan binugbog si Rosauro. Ilang saksi ang nagbigay ng kani-kanilang pahayag? Ang dating nila hindi maganda. Bakit po? Ano ba dating? Parang lasing na hindi mo alam kung saan sila nalasing. Nakainom po. Nakainom. Po. Isimang uro. Po, ayos naman siya makiusap eh. Usap pa nga kami, nagbibiruan pa nga po kami. Sinamahan ang isang bumukay Tulfo ang mag-asawa sa tanggapan ng Napolcom para magsampa ng kasong administratibo. Ano pang kasong pwede may ipado sa police administrative? Pwede po natin sa physical injuries. Kitang-kita na po natin na meron siyang tama. Pwede sa summary dismissal ng police. Grave misconduct po yan. November 22, unang itinakda ang confrontation. Hindi nga sumipot ang mayabang na pulis. Anong gagawin natin dyan? Ang gagawin ko na lang po rito. Hindi siya kasi meron pong pulis na gano'n. Hindi siya nari niya pumunta rito. Ang ginagawa namin, kahit miski mag-radio ka ng mag-radio, ito kasi yung pagpapunta namin sa kanila rito, part ng due process namin yun. To inform you about the facts of the complaint. Ngayon, bibigyan namin siya ng kopya to answer within 5 days. Ngayon, prior to that, kung hindi niya masagot ng 5 days, we need niyo yung karapatan niya. So gagawin na namin yung na wala siyang sagot. Huling nagtakda ng confrontation noong November 26 at nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Tulad ng inaasahan, itinanggi niya ang mga akusasyon ni na Rosauro at Luz. Wala ka masabi na hindi mo siya binubo? Ha? Hindi, sir. Hindi mo siya kilala? Hindi ko kilala, sir. Mabuti na lang may iba pang testigong umarap sa kanya. Ano-ano mo ito si Rosauro? Hindi ko pa po yung kilala nung una. Kailan mo na nakilala siya? May nangyari po. Oh, anong ginawa dito si Sarendo? Galing mo yan doon sa may video ko. Nakakantahan mo yung mga bata. Pumasok po bigla ko si Sir. Oo. Pasok noon, bigla niya pinagbabato kayo mga kabataan. Sabi, magsiaris kayo, magsiuwi kayo. Sabi niya noon. Nagtakuan mo ngayon yung mga kabataan. Yung kabataan na yun, kasama ko yun ng anak ng may-ari ng bilyaran. So sabi ko, sabi niya, bakit napapasok ka rito ng mga kabataan ng disuras na ano tingnan mo oras? Ilang taon? Anong oras na? Mga 2-3, mga alas 2 sa mga alas 2 sa palimus pagkita. Ano bang araw, anong araw ito? Linggo. Linggo, tapos? Tapos di, sabi niya, bakit ka nang papasok ng ganitong oras yung mga kabataan? Sabi ko, sir, hindi yun. Bari kasama ko lang ng dalawang babae, no? Anak niya mismo nung may-ari ng bilyaran. Kaya maya, nakita ko na lang ako to si sir, nagdampot ang tapo. Yung
yung maliit, yung nakawak-awak niya. Mm. Eh, yung ibang kabataan na nagtutupan, lumayo na. Mm. Tapos yung isa kasama niya, nangangap-kap. Maya-maya, nagtakbuhan talaga yung mga tao. Pero nakakuhan. Ito, may parang hinato doon sa may kabilang pinto ng bilyaran. Mm. Ngayon, nung pag-anong mga tao, nakita ko na ito si Kuya. Biglang itinulak nila sa may folding bed. Di sabi, pasok ko. Sabi ko, mama, ginising kay misis ko. Sabi ko, si Gambuan, ang gulo na sa kabila. Bakit palagi ba nagugulo ito? Eh, noong ko lang ako naman nakita ito. Pero marami na akong nababalitaan. Kasi noong gabi rin pala na yun, ang gulo rin ito sa may patay raw sa padilya. Pero yung kuhan, hindi ko makuhan yung patay. Oh. Imbestigahan namin kasi yan eh. Kasi nang gulo sa patay, bakit pang gulo daw sa patay? Meron nung testigo rin dun sa may patay na yun. Pagkas yun, ang unang nagkap-kap sa akin yan. Sabi mo na, ikaw, meron ka bang karapatan magkap? Pulis ka ba? Police, mayroon pang karapatan ng police aid. Walang karapatan ng police aid na magkap-kap dahil usurpation of police function yan. Unconstitutional yan, illegal yan ginagawa mo. Yes, sir, may city ordinance kami, sir, sa mga kabataan, sir. Mga kabataan, anong na city ordinance yun? Dito sa akin, sir. Na ano? Tingnan mo, pakita mo ha. Na ano, kap-kapan yung mga kabataan? Kahit na may city ordinance, kailangan yan, meron talagang order galing sa happy nyo o kung sino mong mas mataas sa'yo na doon kayo, lahat ng tata, kaakapan nyo, pwede yun. Pero yun, basta ka lang makakap ng tao, hindi ba? Isa lang gano'n na nangyari sila eh. Noong nasa kabila kami, doon sa may video kaya, nagtakban yung mga bata, kaya medyo... Alam ko sa rito, walang karapatan ng isang tao na papasok sa restaurant at pangakap-kap ng mga tao. Hindi ako nakakap. Customer, mga customer. So... Pwede kong yung presyong baka doon. Ako ba, tumutulong ako sa ano, sa ano na lang ko sa bayan. Ngayon, nagkaroon po ng operation na Corpio kasi doon sa area namin po, nandun yung rugby, shabu. Ngayon, yung mga kabataan, pag once na araw ng Saturday, Sabado, nandun yung sayaw-sayaw, tapos nagra-rugby, may mga sumpak, may mga patali. Ngayon, nung may nagtitip sa amin na yung mga nagsasayaw, may mga armas. Ngayon, mayroon kami nakita dun sa kanto ng mga kabataan, sir. Nung inanok ko yung mga kabataan sa kabila, nagtakbuhan po dun sa papuntang bilyar. Ang sabi, nandiyan yung mga pulis. Ngayon ang sabi ko, isa kong pulis, ikaw ko na ano, eh ngayon, then, may curfew tayo, sir. Alam mo, sa kwento yung palagay ko, dahil yung pagmumukha mo, nag sinasabi mong pulis ka rin. Hindi po, hindi. Nagkakapagap ka rin na pulis. Rosauro's wife, Lourdes, gave the most eloquent testimony. Alam mo, sir, mamakawa lang ako sa inyong gabi na yun. Pero hindi nyo kami pinagbigyan. Yaku-yaku po yung asawa ko, tatlong bisis tayo umakyat sa piyedra. Hinakap ako yung dibdib ko, umihinga pa siya. Apat ang anak ko, walang kami anak ko. Nung makaawa ako sa'yo, sir, sabi ko nga sa asawa ko, kung sampal lang, uminura ka ni SPO for Gamboa, sir. Asap, dati rin ako government team, ano, dahil kagawad po ako ng almost 10 years. Kaya ko magparaya. Pero yung kung sinampal yung asawa ko, uminura ka, isang suntok lang na hindi ko nakita yung dugo, na hindi ko nakita nakapusas. Sir, kaya ko eh. Pero yung pagyakap ko sa asawa ko, na makapapa yung malapot na dugo sa ulo niya. Nakapusa di ba? Nagmamakaawa ako na dali sa malapit na hospital. Hindi nyo kami, sir. Pinapingat-pilit yung pinabadaan yung tricycle sa piyedra. Gaano kasakit sa akin yun? Hanggang ngayon, sir. Maitim na balat, maitim din ang budhi. Sa tulong ng isubo mo kay Tulfo, nakasuha ng sinungaling na pulis at ang kanyang alalay. Kumbinsino kami sa guilt ng dalawang ito. And it helped that we knew na ito palang si SPO for Gamboa ay meron ng naunang kaso ng pagbubugbog ng sibilyan. So why does it take forever for NAPOLCOM to decide on his case? Nahihirapan ako, ma'am, kasi ang pagkakaintindi ko po sa summary hearing, madali lang. Eh parang lumalabas, parang civil criminal case na siya. Sa ganun katagal kasi 3 years na. Sana po bigyan nila talaga ng pansin yung mga kaso na alam naman nilang totoo yung mga ikinaso ng mga complainant kagaya sa amin sa mga ganong klaseng pulis. Kumbaga, huwag nang titingnan kay malakas sila o ano pa man, bigyan ng hustisya yung mga naaapi. Ang isumbong mo kay Tulfo ay magbabalik matapos ang ilang patalastas.
taon mula nang maresolba ang kaso ng pulis na nambugbog ng dahil lamang sa salitang no problem. Ito naman po, Dateline 2004, Taguig City. Walang awang pinatay ng isang dating sundalong sarhento ang isang kabataang babae. Ang dahilan? Galit siya sa boyfriend ng babae. Ano ba yan, sir? Itinapo ng kriminal ang bangkay sa kalye. Ganun lang po. Lumapit kay Kuya Mon ang ina ng biktima. Nadakip kaya ang kriminal at naiharap sa husgado? Maayong gabi, mga higala. Tampok po sa aming unang sumbong ang malungkot na salaysay ni Ginang Josefina Ocampo tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na si Paula. Kung ano ang nangyari, panoorin po niyo ito. Oh ano? Kamusta niyo yung customer mo kagabi? Ah, si Roger. Balat-balat nga nun eh. Ikaw, Paula, may inaantay ka bang customer mamayang gabi? Siyempre naman, ako pa. Kailan ba ako nawalan? Hindi ba si Paula yan? Oo nga, Jimboy. Tawagan mo. Nakakausapin ko. Wala! Tawag ka ni Jimboy! Ha? Ano kung kailangan sa'yo? Babalik ko! Halika na! Sumama ka! Halika na! Huwag na! Halika na! Halika! Gusto mo daw ako makausap, Jimboy? Nasaan si Jobel? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Girlfriend ka niya? Hindi mo alam? Tsak pupuntahan ka niya? Hindi ko nga alam eh. Bakit ba? Anong kailangan mo sa kanya? Ako ang nagtatanong. Huwag kang magtanong sa akin. Palibasa kasi, puro illegal ang pinapagawa mo sa kanya. Kaya matagal na siya hindi nagpaparakita sa'yo. Iniwanan ka niya na, di ba? Iniwanan ka na niya. Tarantado ito ah. Ba't ganyan ka magsalita sa akin? Ba! Huwag mo ako mumurahin, tarantado ka rin. Ganon? Nagpaalam po yung aking anak sa akin na pupunta po siya sa barkada niya. Dadaling lang po niya yung baro ng barkada niya. Alas 7 po ng gabi yun. Eh, hindi na po siya nakabalik nung sunod na araw. Meron na lang po yung tumawag sa akin na siya po yung pinatay sa C5. Yung nga daw po, si Jaime Domingo ang pumatay daw po sa anak ko. May nakakita po sa kanya, may mga witness ko. Ano pong kwento ng mga witness? Paano nangyari? Ano daw po, yung naglalakad lang po yung anak ko. Bali, may dalawa siyang kasamang teenager na kaedadan din niya. Tapos, dinala po siya dun sa lugar na pinag-iinuman ni Jaime Domingo. May kasama po si Jaime Domingo na mga kainuman niya. Ang boyfriend ni Paula ay si Jover. Ang dahilan kung bakit pinatay si Paula ni former Staff Sergeant Jaime Domingo alias Jimboy. Tinatanong niya po kung nasan daw po yung boyfriend ng anak ko, si Jover. Si Jover po ang boyfriend ng anak ko. Tapos tinatanong po ni Jaime Domingo kung nasan po yung anak, yung boyfriend. Kasi yung boyfriend po ng anak ko, ang bali po, ang gustong patayin talaga ni Jaime Domingo. Kasi dati po siyang bata-bata ni Jaime Domingo, si Jover. Eh, umalis na po siya sa grupo ni Jaime, kaya siya po ang gustong patayin. Ang dati po niya kanina, bata-bata, makanya. Kasama ko sa grupo ng Guardians. Anong tawag sa grupo niya? Guardians. Guardians. Founder ko na niya. Saan? Sa grupo ng Guardians. Diyan sa inyo? Sa Wildcat. Tagalog ka? Tagalog ka. Okay. Ano si yung sabihin na ikaw ay runner niya? Ano yung sabihin nun? Anong trabaho mo sa kanya? Busan kung ano, runner, lookout. Isa ka lang ba doon? Isa ka lang ba niyang runner o marami kayo? Marami kami. At matapos barilin ay itinapon lang ang bangkay ni Paula sa gilid ng isang kalye sa C5. Huli na nang malaman ni Josefina ang nangyari sa anak. Ngayon po may nakubak po kami witness na concern po sa amin. Kaya po, nag-voluntarish lang mag-witness po.
Ay, bali po, nagpunta lang. Nasa piskal na po yung kaso ng aking anak. Pero ang tagal po, labasan ng warrant of arrest. Hindi lang daw si Paula ang naging biktima ni Domingo. Marami na daw itong ibang napatay. Kasi nung time na pinatay niya yung anak ko, nung time na yun, nung gabi, pinabukasan may pinatay na naman pala siya. So, sa ano na yan, marins. Meron na siya. Oo. Tsaka kung marami na siyang pinatay, pinuputulan niya nga ako ng katawan eh. Sila chap-chap niya. Nasaan na siya ngayon? Nandun po, sa kanila na. Nandun lang siya. Hindi hindi man lang ba ito nagtatago o tumakas? Wala? Hindi, hindi siya nagtatago. Kaya parang malakaamaan siya. Sige, Mili. So, pang ilang anak niyo ba itong si Paula? Dalawa po. Ilang po ba anak niyo? Lima mo ang anak ko. Pangalawa sa pangalay. Ano bang reaction mo sa nangyari? Ano pakaramdam niyo dito sa nangyari sa anak niyo? Siyempre, 19 years old, pinalaki, masigal naman yung medyo matigas ulo talaga niyan. Kasi siyempre, masakit sa amin talaga na mamatay siya ng gano'n. Papatayin lang siya, basta-basta na gano'n. Wala naman yung kasalanan. Patayin niya ng... Okay. Sinuntok na lang sana niya o ano, hindi yung tantarin niya ng balay. Anong klaseng tao siya? Kasi, siyempre, sabi niya, pwede ka sa militari. May nakalagay dito, ex-military siya? Totoo yun? Dating sundalo po siya. Anong klaseng sundalo siya? Okay, thank you. Nasend po siya sa... Dati sa Mindanao. Si? Hello? Ngayon. Oh, bakit? Ito... Na-discharge, oh. Bakit siya na-discharge? Kaso ba siyang ginawa? Wala naman. Reinstated po siya. Tapos, nagpa-assign sa may K-9. Ngayon, mayroon po siyang pinatay na dalawa doon sa may amin. Takot lang po siyang mag-report gawa na baka balingan mo yung pamilya niya. Sir, tulpo, kung maaari po sana, tulungan niyo po kami na mabigyan ng ustisya yung anak ko sa pagkamatay niya. Kasi wala po talagang kasalanan yung anak ko kay Jaime Domingo. Tsaka sana po mabigyan rin po ng ustisya yung iba niyang mga pinatay. Kasi kami lang po ang kauna-unahang nag-complain sa kanya. Sa dami po ng pinatay ni Domingo. Umaksyon agad ang staff ng isang bumukay Tulfo. Sinamahan namin ang pamilya ni Paula sa Southern Police District kung saan nagsampa sila ng kasong murder laban kay Domingo. This is a warrant of arrest for murder against Jaime Domingo alias Jinboy. Na kung saan ang complainant dito ay si Paula Josepina Ocampo, yung pangalan. Yung Paula po yung victim. Yes. So, sinerve natin itong search warrant of arrest for the arrest of this accused, Mr. Jaime Domingo. At hindi nagtagal, nahuli rin ang suspect. At ngayon, nakakulong na si Jaime Domingo sa Taguig Municipal Jail. Ano po mong magagawa para Taguig Police dito sa mga bagong mga complainants mo lumalabas? So, as a matter of policy, we have already taken up their statement. At sila po'y individually nag-file ng kanilang mga reklamo laban po rito sa akusadong si Jaime Domingo. Sila in-entertain natin at na-file ho ang kaso laban dito kay Domingo, nitong mga remaining victim. Bukod pa ho rito, nais ko pong idagdag na nung mahuli natin to si Jaime Domingo, ito ho ay may 38 caliber revolver na Paltik. Siya ho'y armado. So, in-encourage po natin through Barangay Ugnayan, doon sa kanilang lugar, na lahat po ng may reklamo laban pa ho rito kay Jaime Domingo ay magsadya po sa ating tanggapan at mag-file ho ng kaulang na reklamo laban po rito sa kay Jaime Domingo. Naabutan din po namin sa Taguig Police Station ang mga supporters ni Domingo. Ito si Domingo, nakakatulong to sa ano? Sa World Cup! Mrs. Pili Pudanda. Hindi, ganyan ako eh. Hindi, na ano, nasa ano, ito kasi, bakit hinuli si Domingo? Hindi sa pinagtatanggol ko yan. Bakit huliin si Domingo? Ngayon nahuli si Domingo, tatapatan tayo. Ang World Cup ngayon, naglabasan ngayon ng World Cup dyan. Kasi yan ang pinakatakutan nila dyan. Dahil gusto ni Domingo
malinis ang pangalan niya dyan. Sa wildcat. Ha? Oo. Ito, nandun na tayo. Pero, ang ibig ko sabihin, dahil marami po sa kanya, gumagawa po ng paraan yung mga galit sa kanya, para, yes sir, pag may komplena, dapat lamang na asigasuhin natin, dahil may komplena din. Yes sir. Pero, ang gusto ko lang mangyari sir, yung makalabas yung katotohanan. Yun lang ang gusto ko mangyari. Gusto po namin mangyari. Ako bilang isang pulis, hindi naman sa pinagtatanggol ko yan, si Domingo. Kaya ko lang pinagtatanggol yan dahil ngayon na nakulong siya ng 2 weeks. Naglabasan ako ang mga hundaper dyan sa wildcat. Mas maganda yan. Paniwalan niya sa mga yan. Oo, kaya nga po. Kumbaga sa ano ako pa, as a witness ni Domingo. Yes, sir. Kito po kayo. Palang natin. Hindi, kasi ano namin. Hindi natin mayaalis yun dahil may warrant siya, kailangan talaga siya pulihin. Pinuntahan din ng aming staff si Domingo sa kanyang selda at talo pa niya ang maamong tupa noong ini-interview siya ng aming reporter. Pinatupad ko lang po yung karapat-dapat na supiling ko yung mga gumagamit ng droga. So may mga dayuhan sa amin na nagalit siguro po sa akin. At pinagsa kanila kami ng mga patay dyan. Sa akin po lahat ang pinitang. Kaya nga po, puro sa side lang nila ang naririnig ng pan, ng nebla. Yung side ko po, ngayon lang po siguro maririnig nila na wala po akong kabahay-bahay na kasalanan sa wildcat. Kilala niyo po ba itong si Paula? Kilala na, basa ko na lang po yan sa dyaryo. Isa po daw yung nakalibin ng isang drug lord. Pero tinuturo po kayo daw po ang may kagagawa ng pagkapatay niya. Kami nga daw po. Ako daw po. Pero during the time, may nasa bahay naman po ako, tsaka kaano kalayo naman po yan, tsaka unang-una, hindi naman po ako lumalabas sa aming tahanan pagkagabi naman. Hindi naman matanggap ni Josefina ang pag-deny ni Domingo. Hindi niya pwede. Yan, may witness kami. Makikita natin sa usgado tayo mag-uusap. Marami po yun kasi talagang alam ko ng Panginoon niya na hindi naman po ako naglalabas na tahanan. Natalis na imbitahan ako ng politiko para mag-uusap sa kanya. So ano pong masasabi niyo ngayon dito sa mga taong ito na papail po ng kaso laban sa iyo? Ay, kahit na po tamba ka nila, dapat po sana, pati yung nasa kasaan C5, dagdag nila para masiyahan sila. Pero sa korte na lang po magkakakuha niyan. Bahala naman po ang korte. Domingo, kilabutan ka naman sa sinasabi mo. Dati mong assistant ang nagsumbong sa mga katarantaduhan mo. Yung pong boyfriend ng anak ko, dati po siyang bata ni Domingo, marami na po talagang pinatay daw yan. Kasi 10 years na rin siya naging bata ni Domingo. Siyempre, marami na po siyang alam sikreto niya. Siyang binaano ngayon. Sa iyo naman, Jaime Domingo, humanda ka. Dahil sa oras na mapatunayan ang mga akusasyon laban sa iyo, tingnan natin kung makakalaya ka pa. Sa mga taong naagabyado, kayo po'y magkaroon ng lakas ng loob at tiwala na ito po si Domingo, hindi po ito makakalaya. Unang-una po ang kanyang kaso ay murder. Ito po'y no bail recommended. Sa dami po ng habla laban sa kanya, lalo po itong madidiin sa dami ng kaso. Additional pa po dito sa murder case na na-issue na po ng warrant of arrest. Ito po. Ang isang salot na katulad mo ay dapat talagang mabulok sa bilangguan. Yun kung swertihin ka pa at hindi bitay ang makuha mo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Isumbong Mo kay Tulfo. Si Jeff Quesada inakusahan ng rape ng kanilang kapitbahay. Rape sa kapitbahayan? Nangyayari po yan. Pero ang mahirap mangyari at mahirap paniwalaan ay kung magagawa ng akusadong mang-rape dahil siya isang quadriplegic. Kung ikaw ay may quadriplegia, paralisado ka mula leeg hanggang buong katawan, kasama ang iyong mga braso, kamay, kita at paa. Makapangre-rape ka pa kaya? Klasiko ang sumbong na ito dahil sa kontrobersyal nitong istorya. Dateline, 2004. Thank you.
March 3, 2004, unang lumapit sa aming tanggapan si Reynaldo Quesada upang isumbong ang problema ng kanyang anak na si Ronaldo Jeff Quesada na isang quadriplegic. Ang ibig pong sabihin nito ay ang kanyang dalawang kamay at dalawang paa ay hindi niya maigalaw. Pinalalabas ko nila ang nagsampan ng kaso sa amin. Is it yung akusado, yung complainant. Pero alam namin, namunod yun na yung amo niya. Bakit? Eh, kasi nga, oh, parang nagkaroon ng sama na lang sa amin niya. Gawa ng yung dalawang pisa ng namin lalaki. Eh, naligawan yata ang dalawang katulong ng mga araw. Lumayan sa kanila. At sa ngayon naman, nagkaroon ng pagkakataon sila dito sa anak ko na pagbintangan, na nanggahasa dahil nagkaroon ng relasyon ng anak ko at saka yung katulong niya. At sa kagustuhan din naman ng katulong niya, kaya nangyari ang lahat. Walong buwan ang nakakulong si Jeff sa Bulacan Provincial Jail dahil sa kasong rape na isinampan ni Angeline, di tunay na pangalan, 17 years old, na katulong ng kanilang kapitbahay. Ayon sa salaysay ni Isa Christine Ocampo, pinsan ni Jeff, si Angeline mismo ang lumapit sa lalaki at meron daw talagang relasyon ang dalawa. Kung araw po na yun, pumunta po sa amin, tumatakbo sa amin. Hindi naman. Excited nga ako eh.
Nagulat na lang si Jeff nang kinabukasan ay dumating ang amo ni Angeline na may kasamang mga pulis dahil sa sampahan daw ng kasong rape si Jeff. Kasama dito ang pinsan niyang si Iza na siyang tumulong daw sa lalaki upang mahalay ang dalagita. Nakaharap din mismo ng inyong lingkod si Angeline. Ginawa ka niya yung ni Jeff, parang tapos ipinasok. Pumasok naman. Ay, hindi po yung kaagad pumasok. Hindi rin pumasok. Hindi ka nagpipiglas. Hindi ka nagpipiglas. Ibig sabihin na. Kasi hindi. Kapag red, ginanong mo lang, hindi makakapasok. Lalo pa yan. Eh, parang legit yan. Gumalaw-galaw ka lang, hindi makapapasok doon. Pumasok na talaga. Kung hindi ka kapasok. Lahat. Pumasok lahat. Are you willing to undergo a lie detector test? Sa kampanye? Okay. Yung sasabihin na kung nagsasabi ka ng totoo, malalaman naman na. O, sige. Pwede po. Pagaling po natin sa kampanye. Oo. Kasi dito, we have to get to the bottom of this. Kung totoo ang sinasabi niya, eh kahit na lampa, lumpo yung tao, dapat maparusahan. 3 years old pa lang si Jeff ay paralyzed na siya from the chest down. Kailangan pa siyang kinakarga para pumunta sa trono. Malaking palaisipan talaga sa akin kung paano nangyari ang pangahalay. Sinubukan din namin kunan ng pahayag si Bulacan Prosecutor Rita Gamad. Ngunit tumanggi ito at sinabi sa higher court na lang namin i-apply. Fiscal Gamad, pinag-aralan mo bang mabuti ang kasong ito? Isa na lamang ang katanungan ngayon. Hindi nga niya maitayo ang kanyang dalawang paa. Paano niya maitayo yung kanyang pangatlong paa? Talaga hindi magagawa ng anak mo yun. Kasi sa pag-usap at kabaatan, hanggang sa matanda siya, hindi siya makadalaw. Lahat ay ipagkaamot sa ulo. Pinakakamot niya sa amin. Kaisa pa, hindi mo siya makakapaglabas ng bahay kung hindi itutulak. Mas kinaapo ko lang na maliit, tutulak sa kanya. Tapos na nakasakit ko, lagi ko pong sinasabi na lalabas din ang katotohanan. Tulad sa kasong ito, magbabalik po ang isumbong mo kay Tulfo. Happy hour. Sabi ng mahihilig sa beer house, kapag happy hour, may discount ka raw sa drinks. Kaya happy talaga. E sa bilangguan, may happy hour ba? Siyempre, wala. Pero sa provincial jail ng Bulacan, meron. Nag-happy-happy ang mga gwardiya kasama ang mga bilanggo. Ang resulta, nagkapatayan sila. Dateline, 2005. Humane o makatao nga ba ang pagkakaroon ng kasiyahan o happy hour sa isang provincial jail o katarantaduhan na nauwi sa pagkamatay ng dalawang bilanggo? Nakulong si Jessinel Nakawili, 29 years old, sa Bulacan Provincial Jail noong September 2004 dahil sa isang drug-related case. Pero nitong August 11, 2005, hindi na ito nakalabas pa ng buhay. Nagulat nga po kami. Eh, siyempre, ang alam namin, nakakulong siya sa provincial jail. Nagulat po kami dahil dumating sa amin ang balita na nagkaroon daw ng gulo sa provincial jail at siya nga po ay napatay. Ang karawan daw po ata ni Warden Ariel Santiago. Eh, nagkaroon ng inuman, kantahan, at balita pa rin po namin eh, may mga
hindi pinasok pa ang mga babae. Hindi man babae. At nang magkaroon ng magkalasingan, may hinahanap pong isang inmate na ano, kung alias niya doon si Boy Stick. Eh nang hindi raw pumakita ata, at dinipensahan ng mga kasamahan din doon, kung basta para hindi makuha, eh nagkaroon po ng nagpaputok na po ng baril yung mga jail guard. Sinadya na isumbong mo kay Tulfo si Police Superintendent Virilio Fabros, Deputy Director for Administration ng Bulacan Provincial Police Office, para bigyang linaw ang kaso. Siyam ang nasaktan at sa huling pagkakalam namin, dalawa yung patay na inmates. Isa yung ating provincial jail guard na nasaktan. At ito nga yun ang siyang pinagtuunan namin ng pansin at nagkaroon kami ng isang malalim na investigasyon. Ngayon, sa aming investigasyon, lumalabas na nagkaroon ng kunting iringan ng isang provincial jail guard saka isang living out na detention prisoner natin doon, certain Boy Stick, ang pangalan niya, si Manolito Roque, Manolito Roque alias Boy Stick. Allegedly, isang prison guard ang nakasagutan niya, si Mr. Lamberto Beloria. Mga prior to the shooting incident yun. So, nagkataon din na yung araw na yun, birthday ng ating provincial jail warden, si Ariel Santiago, at nagkaroon nga ng pagsalo-salo, at inamin naman nila na nagkaroon ng inuman. At yung nga yung alias Boy Stick, yung living out na prisoner doon, ay nautusan. Ngunit hindi pinansin yung utos ng isang provincial jail guard doon. Yun ang naging simula, nag-trigger ng kaguluhan. Nakakumpiska kami ng mga ilang cartridge cases for caliber 45. Mahigit 40 yun. Ang dami. Nakumpiska namin yung 10 baril nila, yung mga naka-duty nung gabing yaon for ballistics at saka for paraffin test. Sinasabi ng mga provincial jail guards na itong si jail guard Cayetano ay pumasok daw doon. Inanuraw. Minol, binugbog. At kaya ni-rescue ng mga kasama nilang mga provincial jail guards. Ang allegations naman ng ating mga detention prisoners, lalo na yung manasugatan na inimbestigan namin dyan sa provincial hospital, walang katotohanan yun. Pumasok daw yung provincial jail guard Cayetano na yun at nakainom at pilit na nakikipagtalo na naman sa isang, yun nga, si Boy Stick, hinahanap din nila yon. Eh, hindi nila makita. Kaya ang sabi ng provincial, yung mayor, yung pinaka-leader ng ating mga nakakulong doon, ay pina-escortan itong si Cayetano at ilabas na sa grupo ng mga nakakulong doon. Nung ini-escortan daw nila pa labas, yun na, biglang grass up yung mga provincial jail guards at nagpaputok-putok na lang. And while we will be helping the victims, the relatives, we will see to it that the appropriate cases are heard. And kung anong kalalabasan, they should suffer the consequences. Miss Santa Rita, magandang hapon ho. Magandang hapon po. Si Ramon Tulfo po ito, kasama ko po si Christy Dailo. Ano na po nangyari doon sa investigasyon? Mayroon po ba kayo investigasyon na isinagawa? Ilang beses na po nagpulong yung committee o dito at sa lalong madaling panahon po ay ilalabas po ng pamahalaang panglilawigan ang resulta ng investigasyon. Pero yung una po kasing action na ginawa, na-relieve na po yung mga taong concerned, si Warden at yung iba pa, wala na po sila sa provincial jail. But just the same,
andun na po yung proseso. May proseso po kasi yung administrative kaso laban sa kanila. Nagtatakol ho ako, hindi ho ba alam ng provincial governor ito? Yung inuman dyan sa nangyayari dyan sa city jail, sa provincial jail? Yung nagiinuman, yung mga nakikipag-inuman, yung mga inmates sa provincial jail guards? Actually po, yung pong insidente, dahil nga daw po kasi nga, hindi ho... Kasi happy, yung... Alam nga, yung nag-inuman sa birthday or something, no? Yung ganong issue na, yun po yung insidente po na yun. And I think, yun po yung dahilan na, it was really an error in judgment sa parte ng aming provincial warden, kaya po siya makakasuhang administrative. Hindi po ba alam ng governor ito yung na pinapayagan nung jail warden na magkaroon ng inuman sa loob ng jail during happy hour? Actually, ito ho, happy hour ito, kung hindi birthday ng warden. Nung araw na yun. Opo. Hindi ho alam nung governor natin yan sa Bulacan? Yung lang po kasing sistema nung sinasabi na ano, we would like as much as possible na ano? To treat our inmates yung the most humane possible. No? In the most humane and, past? Oo. Uh-huh. And in the past, pinainuhunin nyo yan na kaya, pinainuhunin nyo yan kaya, kasi humane ang treatment, kaya pwede ninyong pinainom yung inmates with the, and mix with the jail guards. Hindi po kasi, hindi po ganun. Nagkaroon po kasi, naabuso po yung, naubuso po yung pribilehiyo na binigay na may mga oras na pwede silang magdantahan. Pwede nyo mag-inuman? Pero naabuso po yung ano na yun, and yun po yung happy hour na pinag-uusapan nyo. Yun po happy hour na yan, siyempre kasama ho yan sa yung happy hour, kasama ho yung inuman dyan. Hindi naman po talagang inuman as in lasingan, no? Actually, talagang katuwaan. Oh, asan na ngayon tong si Ariel Santiago? Naka-relieve siya. Uh-huh. Yeah. And we'll be releasing anytime the result of the administration. Sana ho, dapat yan eh, kinulong yan eh. Dapat hindi lang relieve yan, hindi kinulong yan. Hindi naman po pwede basta ikulong ng walang kasalanan. Proseso. Walang proseso. Oo, pero isang nangyari, dapat po, nakakulong yan eh. Mga igala, under ng Bulacan Provincial Government ang mga akusadong jail guards at hindi ng Bureau of Jail Management and Penology na under ng DILG. Dapat yung repasuhin ang pamamalaka dyan nang hindi mapahamak ang mga preso sa kamay ng mga lasenggong jail guards. Muli, sa ngalan ni Kuya Mon, Tulfo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ako po si Karen Alvarez. Ako po si Desa De Castro. At ako naman po si Chen Husain. Abangan po natin ang pagbabalik ni Kuya Mon dito sa orihinal at totoong karamay ng bayan. Isumbong mo kay Tulfo.